Magandang hapon po sa inyo, Chairman Larry. Sir, ito po yung may kinalaman sa sumbong na natanggap namin mula po kay Sensi o Sir. Ang sabi niya po sa kanyang reklamo, pinipili lang daw po yung binibigyan ng relief goods o yung rasyon. Kapag hindi na po butante, hindi na po binibigyan. Ano ibig sabihin po noon, Chairman, Sir? Hindi po. Kasi dalawang function po eh. Isang function ang galing po eh. Pinili po nila yung mga unang tumigil sa pagkatrabaho. Tulad ng mga tricycle, mga digest po. Okay. Okay. Hindi na lang po yun ang mayor. Opo, sir. At may pangalawang ayuda pa po yung mayor para sa mga sapong kalahatan. Okay. Ngayon po, kung parang kayo naman po, under po to na yung aming pondo, isa kaya naman pong bigyan ang lahat ng aming kamarangay. Okay. Sa unang ayuda lang po. Although nakaka-guro mga 7 o 9,000 pantis na po kami. Ito pong si Mr. Oser, Barangay Canlubang sa Kalambana po. Ang sabi niya po, pag hindi raw botante sa Barangay Canlubang, hindi raw po nakakatanggap ng biyaya, meaning rasyon. Wala po akong direktiba na hindi bibigyan po. Halos lahat po yan, mabibigyan dahil kaya naman ang pondo ng aming barangay. Halos lahat po ng may household po dito. So hindi po totoo yung sumbong na pinipili lang po yung mga bibigyan ng tulong? Hindi po, hindi po. At wala pong ganong direktiba si Mayor na bibigyan lamang yung mga bumoto sa akin, yung hindi bumoto sa akin, huwag niyong bigyan? Mr. Oser, magandang hapon. Yes, magandang hapon po, Idol. Wala naman daw pong kautusan sa inyong barangay na ang bibigyan lamang ay yung mga botante ni Mayor o botante ni Chairman. Hindi po totoo. Kahapon po yan, nasa labas po ako, na-chempuhan ko nga po yan. Para may nag-distribute po ng rational or relief o ayuda. Okay. Tapos, nilapitan ko si Madam. Ko, ma'am, magtatanong lang po ako, galing po ba kay Mayor yan? Sabi mga nagsabi din po sa akin na galing nga daw kay Mayor. Okay. Which is kinonfirm ko din po yun. Sabi ko may camera ako. Hmm. Ko, para ma-actuan ko talaga kung totoo. Sino po yung si Madam na yun? Hindi ko po kilala. Okay. Pero napansin ko po sa kanila, may backup silang ambulansya. Aha. At ano po nakalagay sa ambulansya? Ano lang, emergency. Yung backup lang. Tapos, doon nakalagay yung ibang relief eh. Hindi po nakalagay kung anong barangay yung ambulansya niya. Wala nakalagay. Pero ang nakilito ko lang po kay Madam, galing daw kay Mayor po yun. Sa ano, meron siyang listahan. Sabi ko, so pinipili lang nila yung ibigyan. Kasi sabi, may sabi pa sa DSWD daw po yung si Madam. Pero na-apply namin na bigyan. Ano po siya, taga-DSWD o taga-Mayor's Office? Ang sabi ng ibang nagko-comment sa social media, sa DSWD. Okay. Sandra, gusto magsalita ni Chairman. Chairman, may gusto kayong sabihin, Chairman? Sir, yun po, ang nagko po ay DSWD. Office of the Mayor po ang ating nagko-comment. Pinili nga po nila yung mga unang mga indigent. Ano po, yung indigent family, halos sa 58,000 po ang kanilang nakuha sa lahat na 35 barangay pa lang po yun. Opo, sir. 54 barangay. Yung unang datos na binigay sa amin ng mayor, 58,000 po ang bibigyan kagad ng unang ayuda, yung unang indigent sa 35 barangay pa. Hindi pa kasama yung aking barangay. Okay. Ngayon po, nung naipasa na po yung sa aming barangay, sa indigent po, ang napalista po sa amin na indigent is mahigit kumulang po na 3,000. Na sa akin parangay lang po. Pero may second ayuda nga po. Ngayon, pinakukuha po ng mayor sa akin ang lahat ng tricycle driver, lahat ng labandera, okay, lahat po ng driver Sorry, Chairman. Wala na tayong problema doon. Nabibigyan ho dapat talaga yung mga tricycle driver, la bandera, la poor, among the poor. Yung pong reklamo kasi ni Mr. Oser ay pinipili lamang pong bigyan yung mga botante. Yung po yung pinaka-issue rito. Walang ganun. Walang mayor na ganun. Wala po. Ang nagsilista po niyan ay ang ating mga DSWD. Sila po nag-screen. Okay. Sino po yung mga indigent family po. Alright. Dyan. So yung sinasabi po ni Mr. Oser na umiikot na naka-ambulansya, Chairman, may idea ba kayo kung sino mga yon, sir? Under po yon ang ating city government po para magbigay po ng relief na galing po sa... Okay. So wala na kayong kinalaman doon, Chairman, kung totoo siya kasi under city government na yon. Hindi na barangay. Pero sa inyo po, wala bang nakarating na ganong klaseng reklamo na totoo nga pinipili nila? Meron pong reklamo sa akin na hindi sila nagbigyan kasi hindi sila nakalista. Pero yung mga hindi po tanto, wala naman po nakarating sa akin. Hindi sila nakalista? Bahay-bahay po kami nagbibigay. Bakit po kailangan magpapalista? Paano bang sistema? Ililista muna? Ini-screen po ng ating mga DSWD kung sino po yung indigent po. Okay. Chairman, maraming salamat po sa tanong binigay niyo sa amin, Chairman, at Chairman De Mayuga, sir. Sige, thank you po. Sabihin niyo, huwag mag-alala sa aking mga kaparanggay, sir.
Okay. At mabibigyan po sila na hanggang sa Linggo, hanggang Lunes, tapos po lahat yung aking barangay, lahat po ng tao nagbigyan dito lahat ng bahay. Kilala niyo po si Chairman De Mayoga, ano po? Chairman Larry De Mayoga. Okay, so pwede... Bahay po namin yan dito eh. Ayun naman pala eh. So, Chairman, pwede ba kayo pumunta sa bahay ni Mr. Rosel, magpadala kayo ng tao doon para mabigyan po sila ng relief goods, Chairman? Sige po, opo, opo. Ayan, sabihin niyo lang po kung anong block at anong buwan. Anytime po, narito naman po ako sa barangay at nakaikot lang naman po mga tao ko sa pagbibigay ng relief. Sige. Sa bahay namin, opo, opo. Hindi lang kami isang family. Sana butigyan, bawat isa po. Opo, lahat po ng may asawa at pamilya, may anak. Opo. Binibigyan po namin. Halimbawa, limang may isang head of the family, yung mga anak niya, kapisan pa rin niya, tatlo, na may nasa'y pamilya na, apat po bibigay doon. Ngayon tayo po, dito sa kapayapaan, bukas po kami magsisimula rito, lahat po ng kapayapaan na ito, dito, dating kapayapaan, mas maraming tao, dito po ako magbibigay na bukas hanggang Linggo. Mr. Oser, sa nakikita ko po, wala tayong problema kay Chairman. Ginagawa po ni Chairman yung kanyang trabaho. Kasalanan po ni Mayor, hindi po dapat natin ipasa kay Chairman. Hindi naman po fair yun. Ilabas po natin si Chairman doon. Sa nakikita ko, okay si Chairman. So Chairman, papuntahin nyo na lang po si Mr. Oser at total magkapitbahay lang pala kayo at pakitulungan na lang po yung kanyang family. Sige po ba? Siguro, kahit mamaya sa bahay po, meron din akong relief. Yung mga nalapit po talaga na hindi ko yung pamabilisan, meron po ako binibigay sa bahay kasi nga may nakaistay akong relief sa bahay. Kapag po talaga wala, nalang pinipigyan ko na. So, sir, pwede ba magpadala kayo ng tauhan nyo doon ngayon sa bahay ni Mr. Oser? Wala lang ang address po kaya. Ano kaya po ang address niya? Block 1 po, Block 131, Palau, sa baba po. Sige po, at amin po nga papauna po sila. Ah, sige okay, po. Chairman, maraming salamat po, Chairman. Mabuhay ka, Chairman. Sana lahat ng Chairman katulad po ninyo. God bless po, Chairman. Thank you po, thank you po. Mr. Oser, help is coming, Mr. Oser. Okay? Okay tong Chairman nyo. Maganda hapon po, sir. Hindi po namin matawag-tawagan ang mayor po ng Calamba Laguna. Ito pong si Mayor Timmy Chipeco para i-verify kung totoo nga po yung sumbong na namimili po kung hindi botante, hindi bibigyan. Well, kailang makuha din natin yung side. Kaya lang, hindi natin matawag-tawagan si mayor. Natawagan natin si chairman at nakita naman po natin mabilis naman itong umaksyon yung kanilang chairman in fairness. Pero ang importante rito and the good news is solve na itong problema ni Mr. Oser at itong si Chairman at yung kanyang mga tauhan, tutulungan po yung limang family sa bahay ni Mr. Oser. Okay? At dyan po nagtatapos. Experimental po itong Project Rapid Dolphin Action. Full episode sa araw na ito. Nakabuo tayo. Apat na reklamo. Ito si Odette. Yan, si Odette. Oh, yan. Ayan. Pangalan mo ulit? Odette po. Yan, Odette Lefton. At ikaw naman? Johnny Capo. Payat ka, hindi ka pwede si Shari. Si ano na lang ito? Si Yeda. At ito si Carol. Ano pangalan mo? Nika po, Ate Carol. Ayun. Okay. At syempre, nais ko pasalamatan si Garrett. Ayan. Napakalaking tulong ni Garrett sa amin. Attorney. Ayan, si Garrett. Atinista yan. Oh, magaling nga. Okay, at sila po ay mga staff ng AXIS at nag-volunteer po dito sa atin sa Rapid Dolphin Action. At salamat naman po at pinahiram po tayo ng mga staff ng AXIS ni Kong Jocelyn. So bukas muli, panibago mga reklamo, panibago po episode na mapapanood nyo sa Rapid Dolphin Action. Ingat po. Mabuhay tayo na. Rapid Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapid Tulpo ka na masusumbungan.